Magandang-magandang tanghali po sa inyo, mga kakoins. Nandito na naman po ako. At mangungulit na naman po ng kaunti. Ay, nako, pagpasensahan nyo na po ako sa aking kakulitan. Sapagkat wala po tayong magagawa, kailangan ko po talaga mag-vlog. Para meron po akong pampalit ng electric pan kung tumutunog, umuugong. Okay po. Sana naman po tangkilikin po ninyo yung channel ko, mga kakoins. Di ba? Para naman po masaya. Okay po. Tulong-tulong lang po ng ano, yan tinatawag nilang angat bahay ba? Angat-angat lang po. Kung sino pong gusto magpaangat ng bahay, tulungan. At kung sino po ang maliit ang channel, tulungan. Ayan. Ganun din po kung ako po ay medyo malaki ang channel, tutulungan ko po yung mga maliliit na channel. Okay po. Ngayon po, meron po tayong bagong pag-uusapan, mga kaibigan. Ayan po, oh, yan. Nakikita po ninyo yan. Malamang baka bago sa inyong paningin, ha. Pero doon po sa mga buhay biyahe, o sa mga nagtatrabaho po sa ibang bansa, malamang baka kilala po nila itong perang to. Kung sila po ay nagtatrabaho doon sa lugar kung nasaan ang pera na to ay nandoon, okay ba? Na, ang pera na yan ay ginagastos doon. Nung panahon noon ng mga petsa nito. At kahit hindi yata kahit hindi petsa nito lang, kahit lampas na kasi minsan umaabot ng 5 years to 10 years ang mga coin na ito, baka hindi lang, di ba? Okay po, umiikot-ikot lang sa mga merkado nila. Di ba? Alam nyo naman, kasi minsan ang gobyerno ng ibang bansa, hindi din palit ng pera. Palit ng mga coins nila kasi hindi ho libre ang mga metal nito. Binibili din ho kahit sabihin natin bakal lang o tanso o ano man yung metal, di ba? Okay po? Ngayon po, dito po tayo sa bansang Denmark. Ayan, Denmark ko. Mga taga-Denmark, yung mga buhay-biyahe dyan sa Denmark ng mga Pinoy, alam nyo itong coin na to, di ba? Okay po. Ito po ay 10 kroner. Ayan, kroner po ang tawag nila sa coin na to. Sa Tagalog po, 10 kronik. Kroner ba? Kroner. 10 kroner. O, 10 kroner. Tinagalog po, ganun din naman. Alam nyo ho, itong coins na to ay maayos. Maganda rin ho ang pagkakagawa. Ayan o. Nakikita nyo po ba? Yan. Maganda rin ho ang pagkakagawa ng coins na ito. Tingnan po ninyo yung kabila. Yan. Ganda po, di ba? Hindi ko po alam kung ano yung mga yan eh. Baka design lang yan ng coin. Pero maganda. Pinabili po ako. Yung ano ko lang, kung ito ho ba ay purong bronze. Bronze ho yata ito. Sabi nila, baka nga bronze yan. Di ba? Kasi bigyan lang din naman ho ito sa akin ng pinsan ko eh. Yung pinsan ko ho kasi buhay biyahe ho ng Denmark dati. Noon yun. Pero hindi na ho ngayon. Okay po? Yan. Dito po tayo sa kabila. Yan. Pasensya na po kayo. Ayan. Oh, nakikita po ninyo yung inaanohan ko, kinukubirang ko. Yan. Yan po. Yan. Nilabas natin yan. Yan po. Ay. Kasi wala na ho. Nagamit ko na ho lahat ng kumot at ulan dito eh. Para lang may patungan ng coins. Ito po ay sira po yan. Sirang iPad po ito. Hindi na po siya gumagana. Kaya ginakita ko po, naisip ba, mukhang magandang gamitin ito ah. Okay po, para naman medyo may design kayong nakikita. Okay po, kasi hindi ako masyado marunong o magaling mag-edit. Kung ano lang po yung ano pong edit, yun lang po. Okay po. Ngayon, dito naman po tayo sa kabilang coin. Ayan, malinaw. Puti-puti kasi, puting-puti, parang bago pa eh. Alam niyo po ba ito? Ay, kalimutan ko po sabihin, balik ko muna tayo dito ah. Ito po ay 10 kroner 2004. Ayan. 2004 po ito. Nasa 16 years na siya.
luma na rin, medyo luma-luma na rin siya. 16 years na po siya eh. Okay po, dito po tayo sa kabila. Okay, ito na ang ating ipaliliwanag ngayon. Ito, natatandaan niyo po ba ito mga ka-coins? Doon po sa bumiyahi sa Singapore. Singapore coin po ito. Ito po ay 50 cents. Ayan o, maliwanag po, di ba yan o, 50 cents. Ayan po ay Singapore. O, yan, yan po, Singapore. Pagkalimitan, makikita mo yan sa mga coins nila. Ayan, mga ganyang design. Singapore po yan. At ito naman po ay 20. Nasaan ba ang pecha nito? Napin ko lang po yung pecha. Nandito yata sa kabila. Yun, 2013 po yung ano, ayan o. 2013 po siya. Ah, hindi. Tama ba? Tama, 2013 po. 2013. Yung isa 2004, hindi. Mas luma pa pala. Mas luma po pala ito. Kesa po dito, 2013 na to. Okay po. Ngayon, gusto nyo bang malaman kung magkano po ito? May halaga po ito sa online. Eh, saan pa? Hindi sa online pa rin. Pagkat yun po ang tema ng ating ano eh ng ating pinag-uusapan eh. Ito po ay may halaga sa online. Ganon din po ito. Yan, dinalawa ko na po kasi nahihirapan po ako maghanap ng mga isusunod kong iba-vlog. Yan. Yan, dinalawa ko na po ito kasi hindi naman po masyadong kamahalan. Basta may halaga, may presyo lang po. May halaga lang po siya sa online. Yan. Tingnan po natin ha. Yan. Gusto nyo po bang tanggalin ko? Sabihin nyo lang. Sigaw po ng, oh, oh, yes. Tanggalin nyo. Tanggalin mo. Tatanggalin ko po ha. Para malinawan po tayo. Para makita nyo po ng buong-buo kung ano po yung coins na sinasabi ko. Yan, napahirap na naman po ito, mami. Mami, pahawak po. Mami, yan. Yan, nandito po yung mami ko eh. Ito. Ito, tikas naman. Ito pa po, yan. Isa pa po ha, dali lang po ha. Baka hindi pa kayang kunin yan eh. Yan. Baka may matulusok eh. Ito pwede na siguro. Yun. Lumabas na po siya oh. Ayan. Ako lang po ang gumawa ng lagayan na to. Ayan. Kasi wala pa ho akong mabiling capsule noon eh. Sa kami ganito binibenta sa mga online din. Hindi ko lang po alam kung magkano. Pero may nakikita po ako minsan. Ish, ano ba yan? Mati ko na mabitawan yung cellphone ko. Okay po. Ngayon, ito po yung coin. Ayan o. Oh. Yan, ito po yun. Yung 10 kroner ng Denmark. Maliwanag ho ba? Ito po yung kabila. Yan. Yan po. Yan, 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 yan. Oh, yan. Maliwanag ho. Yan. Malinaw na ha. Oh, ayan. Yan po ang itsura ng ating coin. At yung kanyang gilid. Aba, makapal. Makapal pala yung gilid. At yung kapal na mukha ko. Biro na po ha. Makapal nga oh. Maganda klaseng coin. Ba pala talaga to? May kakapalan yung kanyang gilid oh. Okay po, dito po tayo sa kabila. Lipat tayo dito sa kabila. Tatanggalin din po natin ha para makita po ninyo ng buong buo. Para makita po ninyo ng buong buo yung kanyang lagayan. Okay po? Ayong laman ng coin, ayong laman ng lagayan. Ano ba yan? Halo-halo na yung sinasabi ko. Ito lang po. Isa lang po tatanggalin natin. Pwede na yan eh. Isa lang ha. Medyo masakit po sa kamay eh. Ito po. Ano ba yan? Uy! Sumama ka naman. Huwag ka nang magpahirap pa. Yun. Dali din. Ito pa po isa. Oh. Ito pa po, mami.
Ito pa po isa. Yan. Pwede na yan. Dito tayo sa gilid. Yun. Nagali. Nakita ko na po. Dito na po. Tapon na po natin ito, ha. Natanggalan na po eh. Ito po yung ang dumi pa na, oh. Hindi ko alam kung anong mga dumi yan. Basta kasi nakasalampak lang po ito doon sa ilalim ng kabinet. Ay butas pa na ito. Okay po. Yan. Balik po tayo dito. Ayan po yung tin pruner kanina. Ito po yung 50 cents. Oh, maganda pa, di ba? Magandang coins pa po, di ba? Oh, maganda pa. Pati yung likod niya, maganda rin, oh. Ayan. Ayan po, Singapore coin po yan. Ang hindi lang po maganda yung kuko ko. Hindi pa magugupit-gupitan eh. Nawawala yung ano. Nawawala po yung nail cutter. Panggupit po ng kuko. Ayan, maganda po yung coin, di ba? Kalain ninyo. Singapore. Meron pa nito, may marami pang mga ganitong klase na talagang mataas ang halaga ng mga Singaporean coin. Di ba? Yan. I-close up po natin ng buo, ha, para isusunod ko na po ang ibibigay ko sa inyo na presyo ng dalawang coin na ito. Okay po? Ayan, alino na po, ha. Okay po. Salamat po. Thank you po.